Lila! Sino ba nagpapasiklapan sa inyo, ha? Hmm. Eh, si Kuya Blue, oh. Behave lang. Asan na iba? Oh. Wala namang magaling sa inyo. Lahat kayo, magaling. Walang isa sa inyo magaling, kundi lahat kayo, magaling. Ah, pantay kayo lahat. Oh. Sino nagugutom sa inyo? Sino nagugutom? Ha? Sino? Oh, lahat kayo gutom. Oh. Ay, nako. Oh, buti pa ito. Behave lang. Teka. Oops, 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 oops. Oh, ito, 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 ito. Teka muna. Oh, yan. Oh, teka, ito, ito, ito. Yan sa ibe. Ito, ito, ito. Yan, yan. Oh, ito sa ibe. Oh. Hindi, ganyan yan sila, te, pagka ano, yung, ah, pinaulam ko sa kanila, yung atay ng bangus. Ay, kaya lang pag umalis ka na siya, magpapakain. Ah, problema na yan sa mga kapitbahay dito. Di, dasal natin sa Panginoon na pakakainin nila. Posible namang walang kapitbahay maawa dito? Ay, naku ate, dami na ng mga alaga, te. Ito nga, naawa lang ako sa kanila kasi kung hayaan lang itong gutom sa labas. Hmm. Ay, ito nga, ayaw ko, sa inyo ba to? Hindi. Kontrim po sa akin, makulong. Hmm? Ito naman, kung ano yung pagkain ng aming alaga. Yun din lang sa kanila. Kaya lang iyami may ari ng pusa niya, kaya lang din napapakain. Hindi. Kaya lumayas na, kaya dyan na ako. Sa totoo lang ate, may may-ari nito, meron yan. Ito, ang palagay ko rito, doon yan sa kabilang kanto. Ito naman, ka-street lang nito. Hindi pinapakain na kaya. Hindi, hindi nga pinapakain. Ayun nga, no, tumaba na nga sila itong dalawa, ang original na, ewan ko kung kanino to, magkapatid itong dalawa eh. Ito? Ito naman, nung pag nagtapon ako ng balat ng mga prutas, gulay, doon yan sa may basurahan. Ito. Oo. Blue eyes nga. Ganito rin yung pusa ko noon eh. 10 years ago. Mm-mm. Blue eyes. White, all white siya. Ilan ba pusa mo? Noon? Ngayon. Ah, ngayon? Ano yan? Pito? Mm-mm. Eh, hindi ko naman sila pwedeng i-adapt din eh. Sabi ko nga sa kanila. Dasal nyo kami na ano, na kawaan tayo ng Panginoon na meron kayong safe na tirahan. Ah, malapit na kayong umalis? Ah, malapit na. Ber na ngayon, September. 3 months na lang. Ah. Ito nga, bahala na kung sino ang mag-ano nito. Oo. Ha? Patay? Namatay? Hala, kailan? Isang araw. Hala. Sabi na nakatira doon, nakakarma yung nagawaan na. Nako. Grabe naman. Ano, saan banda na sagasaan? Ay, ang pasang tindahan, nasa gilid yung tuwi. Hala. Doon siya na sagasaan natin kanila. Ay, nako. Nasa gilid na, sinagasaan. Sagasaan pa, sinadya talaga. Meron talaga. Pambihira talaga yung mga tao na yan, no? Oo, nako, makarma talaga yung mga ganyang klaseng tao. Hindi sila naawa sa mga hayop. Ang Panginoon nga, mabait sa kanila. Nako, ba yan? Mga driver, hanggat maaari po, huwag naman po kayong ganyan sa mga hayop. Maawa naman kayo. Kung meron man kayong problema, madadaan, makukuha naman sa usapan yan eh. Hindi na kukuha yan sa dadamay pa ang ibang mga hayop na wala namang kalaban-laban. Eh, nasa gilid na yung aso, tapos sasagasaan nyo pa. Hindi pa kayo na konsensya?
Para nyo na rin ginawa sa Panginoon yung ginagawa ninyo. Eh, hindi naman lahat ng driver ganun, pero may mga tao talaga na alam niyo po yun, yung walang konsensya ba? Maawa naman kayo sa mga hayop. Kaya nga nilikha ng Diyos ang mga hayop para sa atin, para maging mabuti tayong nilalang. Hindi para maging masama tayo. Kung ganyan ang pairali natin na maging masama, eh ano nang mangyayari sa mundo? Ano nang mangyayari sa kapaligiran natin kung parehong nang pairali ng kasamaan? Kaya makonsensya naman kayo sa mga hayop. Huwag naman kayong ganyan, mga kuya, mga ate. Pakiusap lang po kung may awa pa tayo sa mga nilalang ng Panginoon, kagaya ng mga aso, pusa. Tapos pag nakita natin, lawakan ang ating paningin, kasi pag nakita natin na tatawid, eh dahan-dahan, malayo pala nakita na natin na patawid yung aso man yan, pusa, o anumang mga hayop na tumatawid, mga tao man yan, huwag po tayong magmadali. Antayin po natin na makatawid sila ng maayos. Tapos pag nainip tayo, pag nainip, sasagasaan na lang ba? Hindi ganun. Hindi ganun ang pagsosolve ng problema natin. Kung meron man tayong dinadalang problema sa buhay, dinadaan lang po yan sa magandang usapan. Hindi po yan dinadaan sa kung sino-sinong idadamay ninyo. Wala po, hindi po masosolve ang problema. Hello, Butterfly. Good morning. Si Butterfly, oh. Nagwo-worry lang si ate kasi nakita niya na itong mga opets na ito, ako yung nagpapakain umaga't hapon. Ngayon, ito naman siya na naawa din sa mga hayop. Paalis na rin na papuntang probinsya. Nagwo-worry siya kung sino daw, pag wala na daw kami, sino na ang magpapakain nito. Sa totoo lang po, may mga may-ari dito eh, kagaya nito oh. Hindi naman to pabaya na, hindi naman to wana pusa na napabayaan. Ewan ko ba kung bakit ganun, kasi kung talagang at home ang ating mga alaga, hindi yan sila basta-basta nagagala kung saan-saan, hindi yan sila pupunta ng basurahan para maghagilap ng pagkain. Talaga lang ano, maging responsable po tayong mga mag-aalaga, mga ka-poor parent. Kasi may buhay yun eh. Kung mag-aalaga tayo, lubos-lubosin na, kumbaga, nakatak-in na sa isip, sa katawan natin yung responsibilidad, yung kanilang kalusugan, unang-una sa lahat. Importante po yan eh, huwag po natin pabayaan na pag nagkasakit, ayaan na lang na mamatay, tapos tatapon na lang somewhere, tatapon na lang sa gilid ng kalsada. Marami po dito, marami akong na-encounter na ganyan habang naglalakad ako. Minsan nakasupot, nakasako. Kung hindi aso, pusa ang namatay. Tapos may isang lugar naman, isang sako o plastic, talagang balot na balot. Yon, pusa, aso, ganun parati. Kaya yung mga nag-aalaga ng hayop, hangga't maaari po, gawin po natin ng ano, ng safe, ng tamang libingan ang ating mga alaga. Huwag natin basta pabayaan na lang na parang plastic na lang na tinatapon basta-basta. Tinatapon sa basurahan. Hindi ganoon. Buhay po yan. Alam niyo po ba na may karma ang... Ewan ko lang ha kung sino yung maniniwala sa karma ha. Ako, naniniwala ako sa karma. Dahil ang karma po, good and bad karma. Ngayon kung naniniwala tayo sa good, mabuting karma yon. Kung maniniwala tayo sa bad, bad karma yon. Ngayon, sasabihin, ay wala naman nakakita sa akin, hindi ako naniniwala. May na-encounter akong ganyan eh. Hindi siya naniniwala sa karma. Sabi niya, masasabi bang karma kung walang makakita sa'yo? Pero kung may makakita sa'yo, sasabihin, ay gaba. Kasi nadapa ka. Sasabihin sa'yo, karma. Hindi ganun. Hindi ganun. Kasi ang number one na nakaka... alam
sa ginagawa natin, unang-una, ang lupa. Yung lupa na inaapakan natin, yun po ang Panginoon. Tandaan po natin yan. Panginoon po ang lupa na inaapakan natin. Kaya akala natin na katakas na tayo, kahit saang lupa-lupa tayo ng mundo magtatago. Ramdam tayo ng Panginoon dahil yung inaapakan natin, siya yun. Kaya magtataka na lang tayo paano tayo na-detect, paano tayo na-hagilap, paano tayo nalaman ng ibang tao. Kasi ang Panginoon hindi po natutulog yan. Depende na lang po sa atin kung paano tayo magdala sa buhay natin. Kaya sa mga driver, pakiusap lang po. Sa mga may mga sasakyan, lalo-lalo na yung mga motor, huwag po tayong basta-basta paharurot ng takbo, lalo't mga subdivision, mga private na lugar ang napasukan ninyo. Kung sa highway, kung alam natin na walang mga aso, walang mga pusa, pwede siguro magkarirahan kayo. Pero pag sa mga subdivision, sa mga liblib na lugar, halimbawa, o sa mga lugar na maraming tao at alam naman natin, kasama na dyan ang mga hayop, huwag po tayo basta magpaharurot ng takbo. Hayaan po natin na makatawid ang mga, kung sino man yung tatawid ng kalsada, hayaan po natin. Huwag po tayong maging masama, maging modelo sa kasamaan, kasi ang Panginoon, detect niya tayo dahil yung naapakan natin ay siyang lupa. Yun yung Panginoon na siyang lupa. Kaya yun lang ang masasabi ko. At ang video na ito ay base lamang sa pang-araw-araw na karanasan, pang-araw-araw na buhay, sa aspeto ng buhay natin, at sa pang-araw-araw na nangyayari. Kaya ito ay base lang kung ano yung na-experience ko. Wag ganyan. Huwag ganyan, ha? Behave lang. Walang magaling sa inyo pag sa garahe kayo, ha? Huwag kayong mag-aaway. Itong dalawa, ito, tsaka yun, parati yan silang nag-aaway. Yun kasi, naka-access na yun doon sa loob ng bahay. Eh gusto niya, siya lang ang papasok doon. Tapos pag nakita niya ito, inaaway niya na. Ito naman, ito yung huling naki-join sa kanila. Ngayon, access niya ang garahe. Nagsiselos yun. Kaya gusto niya i-drive out ito, nag-aaway yan madalas. Kaya sabi ko nga sa kanila, walang magaling sa inyo. Lahat sila magaling. Yan po. Kung mag-aaway man sila sa labas, dito sa bakanteng lote na ito. Pero wag naman yung away na nagsugatan na. Pwede siguro yung miyaw-miyaw na yan, ang ilan na yan, yung nag-uusap sila na magpati na ganyan. Ganun lang. Behave na kayo, ha? Behave na, ha? Aba, pagaling na yung sugat niya, oh. Wow, pagaling na. Ikaw naman, oh, tinan mo yung mata mo. Maglinis ka, ha? Maglinis kayo, maglinis. Okay? So hanggang dito na muna, mga kakat lover. Pampagood vibes sa morning. Maraming salamat po sa inyong panunood. Bye!